everybody, and welcome back to our channel. It's me again, your girl Denara. And guys, today is another Chika Chika vlog. So, I'm going to speak Tagalog. Magta-Tagalog ako, guys, ha? Kahit na mahirap sa kalisod ni mag-Tagalog, baka si Bisaya ako. Talaga namang sa mga Tagaluzon, sorry na lang talaga sa aking accent, guys. Kasi ganito talaga ako mag-Tagalog. Baka nang gahi, matigas. Si Bisaya ako, guys. Okay naman, guys, magbisaya ako, pero most sa mga nanonood sa akin sa vlog, ano, taga iba't iba ba? Meron ding mga dialect, meron taga, tawag ito, mga Ilongga, merong mga, ano pa ba, mga waray-waray. Siyempre, hindi din sila magkaintindi sa, ano, guys, sa Bisaya. So, mas mabuti, mag-Tagalog na lang ako. So, yung plano ko talaga, guys, dito is, nandito na yung laptop ko. Mag-e-edit sana ako sa vlog na ano ginawa ko kahapon. Siguro eh, yung vlog na ginawa ko kahapon, guys, pag hindi ito mataas yung ating chika na chika minute, i-insert ko na lang sa ano, sa last part ng ano, sit down video natin ngayon. Pero we'll see, guys, ha? Pero kung mataas na yung chika natin, so siguro sa next time na ko na lang i-upload yung mga daily vlogs ko. So ayun na, guys. Yung mga ano ba, na-realize ko ba while mag-isa lang ako dito sa bahay. Syempre most of the time talaga, guys, mag-isa lang ako kasi 'di ba si Chris nagtatrabaho siya, tapos ano, sa umaga nagbe-breakfast kaming dalawa kasi 'di ba nag-change na yung asawa ko, guys, nag-change na pala ng work, na-mention ko na yun, guys. So, nag-start siya, di ba, first week ng November. So, before, 12-hour shift siya. So, ngayon, ano na lang, 8 hours. Pero, parang ganun din naman. Matagal din naman kasi, ano, di ba, dalawa din naman yung trabaho niya. Tapos, 8-hour shift siya today. So, meaning to say, mas maraming araw siya nagtatrabaho sa isang week. Yung parang ganun ba? Kasi, basta, alam niyo na yun, guys, ano ba ito? Uy! Noon, talagang yung 12 hours, matagal, guys. Uy, talagang wala talaga siya from 7 to 7. Diba, 7 in the morning, 7 at night, tulog pa ako. Wala na siya. Pagising ko, wala na. Tapos, pag-uwi niya naman, inaantok na ako yung ganun ba? At least ngayon, guys, na 8 hours yung husband ko. Ano, nagkikita pa rin kami. It's either sa umaga or sa, ano, after work niya sa hapon. Depende na lang, guys, ha, if meron siyang morning shift or afternoon shift. Tapos, ang maganda pa, guys, wala na siyang night shift. So, ano talaga, nandito na talaga siya sa bahay pag gabi. At least, diba, kasama kaming matulog. Eh, malungkot talaga pag ikaw lang mag-isa. Maraming, feel ko maraming mga housewife na nandito din sa ibang bansa, sila lang talaga mag-isa. Although marami namang ginagawa dito sa bahay, guys, no, yung paglilinis, paglo-laundry, yung kagabi, guys, ba? Parang may kumatok ata dito or guni-guni ko lang yun. Basta parang masyasya ka ba lang? Ako lang mag-isa na yun, nakakatakot yung mga ganun. Tapos ang aga pang dumilim kasi ano na, autumn na dito. So yun, yung point talaga kung bakit ako nag-sit down video is gusto ko lang mag-update sa inyo. Yung bang mga, yung buhay talaga dito sa Germany ba? Kasi di ba, wala lang, ha, kung nakaka-relate kayo, guys, ha, gusto ko lang i-share yung mga observations ko, yung mga na-experience ko, yung talagang dito ka talaga staying for good dito talaga sa Germany. Kasi akala ng iba ba, mga kababayan natin na nasa Pilipinas pa or na talaga nasa Pilipinas tapos nanonood lang. Feel nila, no, pag nandito ka na sa ibang bansa, kahit saan naman, guys, Germany or Italy or wherever in Europe or sa Amerika, na mayaman ka na ba? Diba, ganun naman talaga, no? Kahit ako noon, guys, nung nasa Pilipinas pa ako, pag may nakikita akong mga nasa abroad ba, yung mga siguro yung mga kakilala ko lang, sabi ko, wow, social naman, ang ganda ng mga picture, yung mga ganun ba, naka Louis Vuitton, naka Chanel, alam niyo yun, yung mga pang-OOTD nila na parang, wow, yung makeup, MAC, ano pa ba iba, yung nasa Sephora, yung mga, basta, alam niyo na yun, guys,
Yung parang afford nila ba? Yung kinakain nila, mga social din. Alam niyo yun? So, may isip mo talaga, grabe, pag abroad ka na talaga, no? Ang yaman-yaman mo na. Pero yung totoo talaga, guys, no? Dito sa Germany ba? Yung bang mga binibili namin na mga makeup products, affordable talaga siya, guys. Pag may work ka lang, na-afford mo talaga. But it has, kasi sa Pilipinas, pag may binibenta doon ng mga beauty products, mahal talaga, guys, kasi yung sahod mo tapos yung presyo ng ano ng mga bilihin, parang hindi siya magkatugma ba? Yung parang hindi mo talaga ma-afford dito sa Germany is kung ano yung sweldo mo tsaka yung presyo ng mga bilihin, parang nagkakatugma lang, so ma-afford mo talaga. But it doesn't mean, guys, na mayaman ka na. Yun ba, di ba? Kasi dito mahirap. Oo, parang gano'n na rin, guys. Parang dapat ka talagang kumayod, yun. Kasi pag hindi ka kumayod, guys, no, pag tamad ka ba, wala. Puno ka sa utang. Wala ka talagang choice, guys. Kayod talaga. So, lahat ng nakikita nyo na mga fashion ng mga kababayan natin na dito sa abroad, nakaganyan sila, but it doesn't mean na mayaman na sila, guys. At kayod lang talaga sila ng kayod. Kasi dito sa, di ba, kagaya sa akin, guys, kami ng asawa ko. May bahay kami. Swerte namin, guys, yung mga blessings, but thankful ako kay Lord na marami kaming blessings. Pero, sa mga blessings naman na nasa amin na ngayon, guys, for example, dito bahay, sasakyan, yung kahit ano, kahit yung lahat na, or yung van na binili namin last time. Ano, guys, grabe din yung stress. Yun, yung totoo lang, ha. Pagbibili ka pala ng bahay dito, ang dami mong babayaran. Yung parang paminsan-minsan ba, nakikwestiyon mo na lang yung sarili mo ba na, hindi naman ako, kasi ako ngayon, nasa bahay lang din naman ako, tapos hindi naman din ako pwedeng magtrabaho. Pero, I mean, pero although hindi ako nagtatrabaho, guys, may nare-receive naman akong pera kasi na I'm on maternity leave. May nare-receive pa rin pera, guys. Yun lang yung gusto ko dito sa Germany is insured ka ba na meron ka talagang ma-receive na pera pag yun, pag buntis ka or ano, pag nagkasakit ka, yung mga ganun ba? Insured ka kasi, may insurance naman. Pero although insured ka, guys, binabayaran mo naman yun. Lahat naman ng nare-receive mo, galing naman yun sa pera na binabayad mo sa gobyerno. Yung bang ganun. Tapos, yung mga prices, guys, ang mamahal dito. Yung ang nakaka-stress sa akin. Yung sa amin, ha? Sa asawa ko. Yung feeling ng asawa ko ba na trabaho siya ng trabaho. Hindi naman. Sabi ko naman kay Chris na, wag kang mabother, wag mo na lang isipin kasi for sure hindi lang naman tayo yung ganyan. Normal lang naman, lahat naman siguro ng mga tao dito meron din namang mga ganyan, mga stressful events ba sa life. Yung bahay talaga, guys, mahal. Yung mga alam mo yung parang sa isang buwan ang dami mong babayaran. Yung feeling mong trabaho ka lang ng trabaho at the end of the month, pag-isipan mo, saan na kayong pera ko, no? Parang nawala naman, eh. Yun lang, siguro, yun lang yung nakakalimutan ng mga tao ba? Kasi yung pinapakita lang naman ng mga tao, guys, sa Facebook or yung mga naasa social media, is yung magaganda lang naman, no? Kasi pangit naman kung isi-share mo rin yung mga babayarin mo. Pero yun talaga yung realidad, guys. I know some of you nakaka-relate talaga. Pero ano, guys, yung bang sa mga nasa Pilipinas pa, yung mga nanonood lang ng mga video sa YouTube, yung for sure, guys, yung mga viewers, kagaya ko, guys, ako, nanonood ako ni Simply Race, nanonood ako nila Unclothes, ni Alaanaka, yun yung pinapanood ko. Robotology. Basta iba't iba, mga Alex Gonzaga, or yung mga dito sa, anong tawag dito, dito sa Germany, makikita mo yung vlog, basta sabi ko, wow, ang ganda, ang yaman talaga nila. Oh, parang wala silang problema ba, shopping lang ng shopping, bili ng bili. Pero feel ko, guys, no, yung totoo, huwag kayong mainggit.
Huwag kayong bang ma... Para bang huwag nyo i-compare yung life nyo ba? Kasi for sure, meron din yan silang mga pinagdadaanan. For sure lang guys. Hindi lang nila sinasabi sa mga vlog, pero meron talaga. So, yun lang na-realize ko ba? Ganyan pala, no? Kasi pag tumataas yung pera mo, guys, yung mga wants mo rin, parang tumataas din. Yung parang naging level up ba? Siyempre naman, guys, ako, ganito na yung pera mo. Hindi ka na mag-think na, ay, bibili ako ng ano, ng tuyo, kasi makakabili ka na ng karne. Parang ganun ba? Parang nagle-level up din yung mga needs mo. So, yun. Pati pinagsasabi ko, eh, na gym. comment kayo down below, guys, if nakaka-relate kayo. Sabi nila, wag daw ma-stress kasi, di ba, ano, buntis, tapos, ano na, third trimester, mga anak na ako, guys, sa, ano, puhon-puhon. Yung due date ko is around second to third week of, ano na, December, di ba? Pero hindi naman siguro. Sabi ng doktor ko, most probably before daw sa Christmas, mga anak na daw ako. Pero tingnan natin, guys, hindi naman natin, di ba, hindi naman natin ma... Ang tawag nito, masasabi kung kailan talaga kasi si baby na yung bahaya doon kung kailan yung gustong lumabas. Ano pala guys, nabisi din ako kahapon kasi nag-shopping ako. Binili ko na yung mga kakailanganin ko sa hospital bag. Pero hindi pa rin talaga siya tapos guys kasi ano, tawag nito. Parang ayoko rin namang sobrang dami yung ipapako ba. Gusto ko yung maliit lang. Pero parang naguguluhan din ako kasi what if matagal akong, alam niyo yun? Matagal akong magsistay ng hospital. What if more than 2 days yung ganun ba? Tapos yung napako lang is for 2 days lang. Kaya ano, chill-chill muna ako ngayon guys. Kasi meron pa naman akong every 2 weeks na kasi yung ano ko ngayon, yung check-up ko sa OB ko. So tingnan natin kung ano yung sasabihin ng OB ko? Kung sasabihin ng OB ko na, ah, probably mag-normal delivery ka lang, hindi ka na mag-sustain ng long. So, at least malalaman ko kung ano ba yung, kung bibili pa ba ako ng mga gamit or yung napako sa taas, yun na yun. Pero so far, mga ano na tayo guys, mga ilang percent na ba ako tapos? Mga 70% na lang guys. Ano yun eh? 70%? 70% na akong tapos sa aking hospital bag. So, yung remaining 20%, yun na yung mga miscellaneous, yung mga chinelas para sa hospital, yung comfortable shoes, yung mga winter socks, yung mga ganun, yung mga snacks na dapat dalhin, yung mga papeles. Kasi nga guys, yung mga papeles na kakailanganin din na yung photocopy para sa hospital, hindi ko pa yun na-print eh. So, gagawin ko yun mga ano na, mga sa katapusan ng November na siguro guys. Yung mga last minute na ba kasi gagamitin ko pa kasi yung mga ID ko guys sa ano, sa daily, sa araw-araw guys ba. So pag pinako na siya ngayon, ano, parang wala siyang sense guys kasi kakailanganin ko pa. So yun nga. Ay naku, ang dami ko namang chika guys. Eh. Nagpapasalamat ako sa inyo guys. Although, hindi naman tayo masyadong marami no compared sa ibang mga vloggers Pinoy na dito sa Germany. Ilan lang ba tayo guys? Feel ko yung mga nanonood sa akin siguro mga less than 500. Yung mga viewers ko talaga na mga solid guys. Mga around 200, 300 yun. Hi sa inyo. Thank you very much for watching. Nafe-feel ko talaga kayo. I mean, I feel the love ba? Hindi naman ako talaga active sa Instagram guys. Hindi din ako active sa Facebook. Kasi meron akong Facebook, meron akong Instagram. Sabi ni Chris, mag-active ka kaya para meron daw akong viewers na, alam mo yun, yung bang mag-ano daw ako sa mga social media ko, mga TikTok or something. Sabi ko naman, hindi ko naman to kinakarir yung pag-YouTube ko. Ginagawa ko lang to guys, kasi outlet ko lang to. Para ba siyang diary? Yun nga, totoo nga guys, yung mga nakakagaan siya ng feeling ba na meron kang ginagawa everyday, nire-record mo yung sarili mo, tapos ako, nasusurprise na lang ako kasi mayroong nagme-message sa akin na taga dito din. O tapos, although hindi sila nagme-message sa YouTube, nagpa-personal message sila sa akin na, uy sis, na-notice ko na ganyan-ganyan, may ano, meron akong tip sa iyo. Yung mga ganun ba, mga random lang, nasa-shock. Or nung pumunta kami sa
sa Schwarzwald, meron palang Pilipina doon na bumisita sa akin. Mga ganun ba na, sabi ko, wow. Nakakataba talaga siya ng puso, guys. So, thank you. Thank you talaga sa inyo, guys. Thank you very much for always being there. Yun. Hindi ko kayo maisa-isa kasi hindi, paano ba yung makikita? Hindi ko naman kasi makikita, guys, kung sino yung nanonood, yung mga pangalan. Nakikita ko lang naman kung ilan kayong nanonood. Pero hindi ko talaga... I-try ko nga sa ano, guys. I-try ko nga sa, ano tawag nito, sa editor kung makikita ko ba. Mag-holiday na sa Philippines. Nagsa-start na ng Christmas season. So, ingat kayo lagi. I wish you... Yung mga nanonood dito, guys, nanonood sa akin... I wish you more blessings and more happiness to come for the year 2022. Hello, my God! So, ano na, more blessings pa para sa atin, guys. Financially, emotionally, mentally, lahat-lahat na. So, that will be it for our chika. I love you all. Bye-bye. Lara and... The milk of the day. Love, can you stop to say this word? We had an appointment with our oh, that's our OB, guys. So yun, and afterwards we went directly to the grocery kasi wala na kaming stock sa fridge. So guys, I'm gonna do a quick haul. Ito guys, mango. Of course, yung mango. Chris already showed you the Pampers. Ito, bumili ako ng marmalade. Kasi gagawa tayo ng quark belgian, guys, yung niluto ni Mama last time. Yung parang donut na may filling. Muna, nasarapan ako, guys, so gagawa ako ngayon. Yan. Ito yung binili ko kasi masarap siya. Next, some oranges. Ito naman, para sa ating ingredients to, quark. Ito kay Chris Knox na. Yan. Meron din tayo. Ito for baby na naman. Lagay natin dyan sa gilid. At, grapes. Oh, bio din guys ha. Maro. Healthy for more. At, paprika. Okay. Next, the unhealthy stuff. Pringles. Naka-sale ang Pringles guys. Kaya, bumili na kami ng dalawa. Ito, Chris. Frozen pizza. Kasi ano, paggabi, gusto niya mag-snack. Brown sugar, ingredients yun ko sa atin. And of course, guys, our oatmeal. Yan. So, chicken. Marinated chicken. Wala silang bio na marinated chicken, guys. So, ito lang yung nabili namin. Pero yung, ano, yung minced beef. At saka minced na, dalawa to. Minced meat. Ito, bayo din ito. Dalawa, oh. Yan. Gagawa ako ng ano, guys, ng meatballs, tsaka Shanghai. So, yan. Bumili ako. Tapos, meron tayo itong tomatoes. Meron tayo yung tomato sauce. Ano pa meron dito? Ito naman, mga datas. Lactose-free yung kinuha ko, guys, kasi lactose intolerant si Chris. Every time na nagluluto ako ng mga cake, palagi siya utot ng utot. Kasi di ba marami yung cream. So, ito yung binili ko, lactose-free na cream, heavy cream, para sa ating ingredients na naman yan. Si Chris nag-crave ng sweet, so bumili siya nito. Yan. Gummies. Of course, basmati rice. Before, guys, no, yung jasmine talaga yung binibili ko, pero parang mas masarap pala yung basmati kasi buhaghag siya ba, yung jasmine medyo madikit. So, yun. Yan na yung mga binibili kong types na rice, basmati rice. Ito naman, snacks ni Chris na naman ito. At si Chris, yung wine niya, rosé. Oh! Para sa ating champurado, ito na chocolate na 70%. Kasi nga guys, pwede naman siyang 100% or 85%, pero wala siyang sense kasi medyo heavy siya ka-bitter. So, ano, mas marami yung nilalagay kong sugar. Pero pag 70%, hindi na masyadong marami yung nilalagay kong sugar kasi hindi naman siya masyadong bitter. So, yan yung binili ko.
Tapos, ito naman, cream cheese ni Chris na may mga herbs. Naka 50% kasi siya na off. So, bumili na naman siya. Ito, extra virgin olive oil. Meron tayo dito. Ano ba ito? Brussels sprouts ata yung tawag nito, guys. Ayan. Ito naman, snacks na ni Chris. Mini cucumber. Ito para spaghetti. Ito yung mga sauce na masarap din na sauce, guys. Ay. Kasi meron na siyang flavor. O, initin mo lang ito, tapos ilagay mo sa pasta. Ayan. Ginawa. Meron tayong cheese dito for sandwich. And ito naman, sweet na popcorn for microwave. Naka-sale din siya, naka 50% off. So, bumili kami. Ano pa ba diba? Another pasta. And yan lang guys. Tapos yung the rest is mga, ano na, anong tawag nito? Cat food. Pusa namin dito guys, Juicy. Yung kinakain lang nilang cat food, yung itong brand. Juicy masyad. Meron silang choices in life. Masyad. Let's just mix all the ingredients. Very easy lang to guys. Wait lang, pakita ko sa inyo guys ha, what we need. Ito na yung ingredients, no? Here we have 100 grams of sugar, 2 eggs, this one is quark, 250 grams. If you don't have quark, you can actually substitute it with yogurt. And this one's 250 grams of all-purpose flour. I have here 8 grams of baking powder, and we will also be needing a pinch of salt. Yeah, and for our filling, guys, I am going to use this marmalade. But this one's optional. You can also do this without the filling. So, sugar. Eggs. Oop. Swimming pa. Ayan na guys, now we are ready to fry. So guys, meron tayong problema. Supposedly, I need to fry the balls. But the thing is, we ran out of vegetable oil. We only have olive oil. So I decided, why not bake them? Search on YouTube if pwede ba siyang i-bake. Pero wala namang gumagawa na nag-bake ng ganito. Hello, effective! Perfect! So, lagyan na natin ang filling. So the conclusion is guys, it tastes better when you fry it because the fat makes it more tasty. If you just bake it guys, parang wala siyang mantika ba? Parang may kulang. It's too healthy, Andoy. Bye. Fish pass. Ciao. So that's the conclusion of our experiment. Yeah. So my conclusion is, this one tastes better when you fry it. Yung baking parang, hindi ko siya bet. Ne. From scale of 1 to 10, 10 is the highest, 1 is the lowest. Ano siya? 5.5.